Good day everyone, and shout out sa lahat ng ating mga partners, to all KMC and to all partners from International and to all Team Ironman. And once again, this is Borge Liwat from MGI Philippines. And today is celebrating your success, and to all partners natin na tuloy-tuloy na ginagawa sa MGI. And I hope you are excited every day. Kahit na marami tayong mga struggle na na-experience, every day, given po yan guys. At lagi kong sinishare yan sa lahat ng ating mga partners. Dahil alam naman natin, since day one na ginagawa natin si MGI, alam nyo ang reason at purpose ng ginagawa nyo dito at bakit kayo napunta rito sa ganitong industriya. And I know na lahat ng ating mga partners never na nagtanong sa sarili kung bakit niya ginagawa to. And I know na lahat po kayo may purpose, may dahilan, okay? At ginagawa nyo with the value sa atin, sa industriya, yung ganito pong mga expectation natin today, you know? So, actually, sobrang bilis ng araw. May ano na pala, no? May ano na, 5. Ayan, so hindi natin mamamalayan. Matatapos na ulit ang buwan ng May. June, July, August, September, October, November, December. Imagine, we have the last, ano na lang, kumbaga, 7 months. Last 7 months, you know? Parang ang daming, ano, 7 months sa buong, ano, buong taon. So anyway, 7 months na lang, ano, matatapos na ulit yung 2023. And di naman natin malalaman din or masasabi na, alam nyo, the nearest future is tomorrow. So, kung ano yung magagawa natin today, mabigay natin yung the best, mabigay natin yung effort natin, lahat sa lahat ng ating mga ginagawa. And we always thank God, ano, sa opportunity na meron tayo. So, bakit po ako nag-video na to? Naalala ko kasi, no, nag-i-start ako sa industriya, bonus na lang talaga na meron pong mga nag-guide sa atin, nag-handle sa atin. Dati, sabi ko, paano ko kaya gagawin yung ganitong business since wala naman akong malaking experience when it comes to sales, when it comes to pag-handle ng tao, or the same time is paano palakihin ang group, ang team, paano kung napunta na sa abroad, napunta na sa iba-ibang lugar, paano ko kaya i-handle, no? So, lahat po tayo nakaka-experience ng ganyan. At sa lahat ng mga nandirito na, lalo na kung tumagal ka na sa industriya, walang madali sa umpisa. Walang madali in the sense na lahat po tayo dito dadaan sa proseso. Okay, so ang iniisip ko lang noon, katwiran ko lang noon, hindi ako pwedeng maghintay. Hindi ako pwedeng maghintay sa upline o sa nag-sponsor sa akin, nagko-coach sa akin, na lahat sila is kumbaga magiging available sa lahat na magiging galaw ko o kilos sa ginagawa kong negosyo. So, in the sense, yung mindset ko noon is, papaano ko gagawin siya na kahit na walang tao na magpupush sa'yo, sabihin natin magtutulak sa'yo na magpursige ka, gawin mo yan. So, sabi ko, paano ko kaya gagawin yon? So, ang isa lang sa natatak sa isip ko, hindi ako pwede maghintay. So, bonus na lang na nandyan sila, nakaka-assist sila, nakakapagbigay sa akin ng motivation, ng sabihin natin is part na sila is nauna sa akin, pero point, ako pa rin ang kikilos. So, ang iniisip ko nun lagi guys, ito yon para magkaroon kayo ng idea, no? Since kayo naman is nandyan na. Sabi nga, kung nandyan ka na, is nabasa ka na, ituloy mo na, maligo ka na. Diba? Sayang yung panahon, sayang yung nakita mo na nga yung opportunity, hindi mo pa rin ginawa, tapos sasabihin mo, nag-fail ka, wala nangyari sa'yo rito, hindi ka kumita, nalugi ka, so another trial and error the same time, wrong practice yun. Actually, biniblame natin sa iba na mali yung ginawa nila, pero totoo, nasa atin din pala ang mali, no? So, para maiwasan yun, mawalan ka ng regrets, mawalan ka ng pangit na sabihin natin, experience dito, ikaw mismo pala ang kumilos. Ikaw mismo pala ang gumalaw. Kasi totoo, thankful ka na lang na nandyan yung mentor mo, nandyan yung upline mo, coach mo. Pero totoo, ikaw talaga ang gagawa ng realidad. Diba? Dahil pag uwi mo, at the end of the day, sasabihin mo, ano ba sitwasyon ko meron ngayon?
ano ba kalagayan ko ngayon? So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng ibigay yung resulta nila sa'yo. Hindi nila pwedeng ibigay yung kanilang naging achievements sa'yo. Ang kikilos nun at gagalaw nun, ikaw pa rin talaga. So, na-realize ko yun, sabi ko noon, hindi ako pwedeng maghintay, kailangan kong gawin. At after ng 3 months, 6 months, 1 year, magkikita ulit kami ng applying ko ng coach ko. Kumusta ka na? Ano ba yung ginawa mong best, di ba? Kasi loaded ka na. Loaded ka ng ano, mentoring, loaded ka ng ano ng empowerment, training, di ba? At motivational na mga quotes, mga idea. Pero at the end of the day, kumusta sa iyo? Ano ba yung naging effort mo naman? It manifest or ina-execute mo ba? Ina-action mo ba? Or the same time, ano ba yung ginawa mong the best? So, ibig sabihin guys, walang pwedeng gumawa ng resulta na ibang tao para sa'yo. So, ibig sabihin, ikaw rin pala ang kikilos at gagawa nun. Dahil lahat ng narinig mo, produkto yan na dapat mag-manifest sa'yo. Produkto yan na dapat makita sa'yo. Hindi mo pwedeng i-blame yung sino man. Tapos, sasabihin mo, ngayon, maghanap ka ng ibang kumpanya para trabahuin. Tapos, hindi mo na-resolve yung problema mo rito. Hindi mo nagawa yung talagang the best mo rito. So, another, pagka naghanap ka ng ibang negosyo, or sabihin natin, another company, dahil hindi ka nag-succeed dito, gagawin mo lang ulit yun. So, ang unang-unang i-resolve mo sa sarili mo, ikaw. Yung problema mo sa sarili mo, ikaw. So, ngayon, hanggat hindi mo na-resolve yun, uulitin mo yung problema na yun. Okay? Nag-gets nyo? So, ibig sabihin, yun pala ang unang na-realize ko before na hindi ko pwedeng isisil sa nag-sponsor sa akin, sa applying ko na hindi ako kumita rito, hindi ako nagkaroon ng result dito. Ang una ko laging babalik ang sarili ko, bakit ba ako nandito? Ano ang gusto kong mangyari dito sa ginagawa ko? Para lang nagputab ka ng negosyo din, hindi man sa ganitong industry. O ano ang purpose mo? Bakit ka nagtayo ng sari-sari store mo? O nang sabihin traditional business mo? Nagtayo ka ba para malugi? Nagtayo ka ba para ipahandle mo sa iba at kumita ka ng kumita? Mali, di ba? Baka ang mangyari pa kung pinahandle mo sa iba yan, hindi ka naging hands-on, possible na malugi ka talaga. So, think to realize guys, ang una mong gawin is isettle mo yung sarili mo, aralin mo, at bigyan mo ng chance na ang sarili mo mismo makita yung resulta at produkto nung lahat nung narinig mo, naging coach, nag-coach sa'yo, training, motivational, dapat ang mag-manifest nun mismo, unang-una sa'yo. Okay? So, I hope na itong bagay na to, makapag-isip ka, makapag-bigay sa'yo ng realization, okay? Self-realization na ano ba talagang gusto kong mangyari na nandirito na ako. Lilipas ang panahon, okay, buwan, taon, okay, hanggang sa ilang taon, tapos marirealize mo, saan na ba ako sa ginagawa ko dito. Okay? At the same time, once again, isa sa bibigyan kita ng idea, maging consistent ka dun sa bagay na plinano mo at binigyan mo ng chance na makita yung opportunity, aralin mo siya. Okay? So, I hope na makatulong sa ito. So once again, this is Boards Liwat from MJ Philippines celebrating your success today. Bye-bye!